Okay, so what is up guys, no? Welcome back po sa ating YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So ngayon mga kaibigan, ayun na sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil na-reach na po natin ang 10,000 subscribers. At parami ng parami po ang nagsusubscribe sa atin. Maraming salamat po mga kaibigan. Thank you so much po for your support. Pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan kung ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha tayo ng team number sa BIR, sa kahit na anong BIR branch mga kaibigan, no? Kasi nga, very important din ang team number ngayon. Kailangan natin sa paggawa ng bank, sa mga government agencies or whatsoever. Team number, tinatawag din nating tax identification number. Ito, marami sa atin mga kaibigan, for sure, no? Kasi nga, yung requirements depende sa parang nature ng trabaho mo. For example, sa akin, kumuha ako ng team number para may transfer yung salary ko pagkatapos kong maging substitute teacher sa DepEd, no? At hinanapan nila ako ng appointment, latest approved appointment mga kaibigan, and dalawang valid IDs. Ngayon, ito naman is perfect for all, no? Maski yung mga wala pang naging trabaho or whatsoever, yung first time job seekers, no? Para mabigyan kayo ng team number ng BIR mga kaibigan, ito yung ilan sa mga documents na kailangan nyong dalhin, no? Kailangan dapat meron kayo. Make sure na meron kayong at least isang valid ID, no? Birth certificate or iba pang mga documents na pwede nyong dalhin. Dalhin nyo lahat yan mga kaibigan, no? Barangay clearance, which is also one of the most important, no? Barangay clearance, no? Na nakasaad doon sa mismong clearance that you are a first-time job seeker. Okay, so kung pumunta po kayo sa barangay mga kaibigan, kumuha kayo ng barangay clearance, no, na magse-certify doon that you are first time job seeker, kung kaya kailangan nyo ng team number to deal with, of course, government agencies and other transactions such as creation of bank account. So yun lang, yung mga basic requirements, no? Kung meron kayong isa o dalawa, higit pang IDs, pwede nyong dalhin, no? At syempre, kung first time nyo talaga, yun, very important yun mga kaibigan, yung barangay clearance na magsa-certify that you are a resident in a particular barangay and of course, you are a job seeker. Okay? So, ganun lang siya. Dalhin nyo na rin yung birth certificate nyo mga kaibigan. Malaking supporting document din yan. Para mabigyan kayo ng ma-issuean kayo ng team number. Nakuha ko lang din sa akin yung kahapon, pero katulad nga sabi ko, it depends on the nature of your work. Okay? Sa akin kasi nag-substitute ako, hinanapan nila ako ng dalawang valid ID. Yung valid IDs natin mga kaibigan, make sure na nakalagay doon yung address natin. For example, PhilHealth, nandun yung address natin eh. Yung PhilSys ID natin or National ID. Voter certification, pwede lang din kayo magdala. Basta't any documents na parang issued ng government na pwede nyong gamitin pang support, no, para mabigyan kayo ng tax identification number or TIN number. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po. Saglit lang yung proseso. Nakuha ko agad yung TIN number ko. Maraming salamat and good luck po sa inyong lahat.